Kalam, Tower Barangay, Bagna. Tayo, labas tayo. Ayos. Oh, init. Okay, palabas na tayo. Tayo sa pransahan, lalabas. Yeah. Ayan, naliwalas dahil mainit. Ba, nag-umpisa na pala gayak dito. Magpipiesta rito sa Pulasan eh. Oh, ganda ng gayak nila. Yes. Welcome, Barangay Bagna, ang aking mahal na baryo. Right. Mainit. Yare. Ay, tayo dyan. Mainit ngayon eh. Ayan, ang aming simbahan ng Santa Cruz Bagna. Malinis ang Bagna ngayon. Dahil tangali, ayaw maglabasan ng tao. Kasi napakainit eh. Happy birthday! Pare, happy birthday! Siyempre, welcome to Barangay Atlag! Ito tayo sa Barangay Atlag. Ayan. Hop. Ayan, Atlag. Chatan, Barang Arne! Okay ka naman. Okay naman tayo dyan. Atarito tayo. Yes. Okay, ito tayo sa Malolos. So, ganun lang. Lilikot tayo dito. Ang aming Agua Potables. Ayos. Agua Potables ng Malolos. Ang ating bayan. Ayan. Walang ganong tao. Kasi pagka ganitong oras na, ang mga tao hindi nagaanong nagsisilabas kasi nga sobrang init eh. Ayan. Dito tayo. Diretso. Siyempre ang aming lumang munisipyo tsaka tulay ng Tampoy. Ayun. Okay. Very good. Siyempre ang ating historical na pampolitika ang kasaysayan ng Pilipinas. Bukas tayo. Diretso. Siyempre, ang ating Baraswing Church. Makasaysayang Baraswing Church. Dito tayo. Let's go. Ayan, ito tayo sa Barangay Gatmon. Shoutout, Ate Ellen, Kuya Andy. Ayan. Nakalimutan ko eh. Shoutout po sa inyo. Ayan, ito po yung inyong baryo, Ate Ellen. Ayan. Katmon. Ito pong tulay ng Katmon, maano po yan eh. Mahalagang kasaysayan to. Alam ko po dyan, may nabasa ako ito. Naging ano yan eh, mapigilan ng pag-advance sa mga Kastila, sa mga Katipunero, noong time na dumaan ang mga Kastila dito. Kaya mahalaga yan, yung tulay ng Katmon, Malolos, Bulacan, Philippines. Siyempre, welcome to Rosing. Crossing up yeah. Okay. Crossing. Diretso muna tayo. Okay. Oh, ito na mga high-tech jeepney. Mga PM jeepney. Siguro ito yung public motorized jeepney. Yeah, kumbinyente na dyan. Marami nang umiikot. Taga San Fernando nakakarating yan eh. At malapit na tayo sa ating destination, ang Kapitolyo ng Bulacan. Yun, excited na ako. Tara na sa Kapitolyo. Yeah, liligo tayo dito sa kanan. Yeah. Oh yeah, malaki na yung railway din natin pala oh. Patapos na yan eh. Dito tayo liligo. Ayun, kakanan tayo dito. Tapos dito tayo kakaliwa. Pasok tayo dito, pasok. Ayan tayo. Tapos liligo tayo dito sa kaliwa. Very good. Yun. Okay. Welcome to
the land of artists, Bulacan. Ano tayo ngayon sa pamahalaan ng lawigan ng Bulacan. Ito po tayo ngayon sa ating Kapitolyo ng Bulacan. Ngayon po ay April 12, 2024. Kung saan gaganapin po natin ang ating sining sardin o yung tinatawag ating Art in the Park. Yan. Ito po ay taon ang ginaganap dito sa amin sa Bayan ng Malolos sa probinsya ng Bulacan. At ito po ay ginagawa simula ng April 12 ngayon hanggang 14. Kaya inaanyayahan ko kayo na pumunta kayo dito sa amin. Dahil malapit ang mga artist natin, ang mga Bulakenyo. Okay? Ito po ay ginaganap dito sa ating Capitol Compound dito sa may Capitol Mini Forest. Dito po ay andyan yung ating mga iba't ibang klase ng mga artist patungkol doon sa ating ginaganap na sining sardin. At makikita nyo ang talento ng mga Bulakenyo dito sa amin. Kaya tara, puntahan rin. Eagles Club. Ah, ito bago po. Bago sa bago sa tayo. Bago. Sound my head. Hello. Ito po ang ating event ngayon dito sa Sining Sardin sa amin dito sa Malolos, Bulacan. O sa Bulacan ay maraming mga artist dito na pumupunta gaya ng Santa Maria, Nanggiginto, Bulacan-Bulacan, Paumbong, Hagunoy at kung saan-saan pa. At dinadaluhan din ito ng ating mga local artist na tumutugtog. Maraming po nagtatanong sa atin kung ano ba yung sining o arts. May expression o aplikasyon ng creative human skills and imagination. O yung ating mga na-experience to produce aesthetic o yung beautiful object. Meron tayong mga types ng arts. Meron tayong visual and non-visual arts. Ang mga visual arts, ito po yung nakikita natin o pangkaraniwang example nito ay yung painting, yung drawing, at yung mga creative arts, mga sculpture. Ang ating namang non-visual arts naman, musika o pagsayaw. Pagkakaiba nila, ang ating pong non-visual arts, ito po ay nadadama o pinakikita sa kanilang interpretasyon. At ito din po ay sumasalamin sa ating mga yaman na kultura. At kaunting kaalaman lang po, alam niyo po ba na bago pa tayo sa kupin ng mga Kastila, ay existing na ang ating arts dito sa Pilipinas. Pagdating ng 16th century, ang arts po na ginilan ng Kastila ay na-impluensyahan tayo sa kanilang mga painting para siyempre palawigin din o palawakin ang Kristyanismo o Katolisismo dito sa atin. Pero alam niyo ba na nung ating mga ancestor pa lang nung araw ay meron na tayong art na napoproduce dito sa atin. Gaya nung 1965, may nahukay sa parte ng binango ng Rizal. Ito yung Angono Petroglyphs na meron siyang 127 na figures na naka-engrave doon sa mababaw na cave na natagpuan sa binango ng Rizal, sa probinsya ng Rizal.
At ito po, nakita yung ating mga ancestors dito na nung araw pa man, sila po ay meron ng art na ginagawa, yung curbing. Yung ating sining sa atin ay free admission o libre na taon-taon ginaganap dito sa amin. Ngayon po, siya ay nakaschedule ng April 12 to 14. At ito po ay isang nakakatuwang event dito sa amin na ginaganap taon-taon sa Bulacan. Dahil dito po, napapakita ng ating mga kababayan na artist, lalo na mga Bulakenyo, na ang ating talento sa paglikha ng mga arts ay napakahalagang kultura na natin, lalo na sa Pilipinas. At andito yung mga arts natin, pakikita ko sa inyo mamaya lahat. Very good. At syempre, unahin natin ang ating alma mater, ang Marcelo H. Del Pilar National High School, SPA. Na pincel ni Del Pilar. Ito yung kanilang stall dito. Yan. Project na Marcelo, meron din silang face paint. Yan. Ito is worth ng 5 pesos hanggang 20 pesos. Ayan. Ito yung mga sample natin na ginagawa ni ma'am. Ayan. Kapag gusto nyo magpa-face paint, pagka nagpunta kayo dito sa amin, pwede. Guys, si Idol, oh. Ah, lapit, oh. Di po na Idol. Idol na may pintados. Pintados ka ba? Seryoso siya. Tsaka ito yung ating mga studenting office dito. Ayan. Nila idol dito sa atin, meron sila actual dito. Pagka walang ano, parang ano ba? Charcoal? Charcoal ba? Graphite. Graphite. Ah, magkano 'yun? Kapag wala ko, walang color, 20 pesos. Pagka line art, 25 pesos. Yung isa, may colored po, 35 pesos. Oh, ganito, pwede kayong magpa-souvenir sa ano rito. Malapit mga tropa sa atin, ganyan man oh. Ang galing. Boys, saka si Ma'am dito, kaya tinanggawa niyo. Oh. Ayun, oh. Oh. Okay, kasama natin si Idol ulit. Ito yung sa Manila ay grocery ng mga Tiga Paumbong. Malalapit na artist ang mga Tiga Paumbong eh. Saka sila Sir Salamat, di ba? Tiga Paumbong yan eh. Tapos, ano ba ang ano natin? Art natin? Ito po pala yung sinabi sa atin ni Idol, yung tinatawag na mix na arts. Ito po yung experimentation or yung tinatawag na evolution ng mga arts sa atin. Kasi meron tayong mga traditional arts eh. Ito naman, syempre dahil tayo ay yung ating kumbaga yung revolution natin sa regarding sa ating improvement sa ating civilization. Ganito ang na-perform natin ng mga arts. At maganda to. Kasi tama, medyo hindi ako ganun familiar sa kanilang mga artwork. Ah, ito pa. Sir naman dito, air painting. Oh. Brush, airbrush painting din. Eh? Airbrush po. Airbrush. Yes. Mahirap to eh. Medyo ano rin eh. Kailangan po ng time din eh. Oh, hindi siya hadalian sir, ano? Hindi. Kailangan siguro mga time din bago siya mapag-aralan. Mga ganong yung creation natin ng isang ganyan. Mabilis lang siya talaga eh, actually sir eh. Basta ano rin eh, kung gaano ka, siguro kabihasahin gumagamit. Mas okay. Mabilis. Tama. Pero it takes time pa rin, parang mahirap eh. Ay, mahirap kasi diba? Hindi pa rin naman ako bihasa eh. Saka yung mistakes kaya, kasi diba, minsan pagka mistakes, hindi natin... Kailangan yun, kasi pagka... Sa improvement. Mistakes, tama nga naman. Hindi mo alam kung ano yung gagawin. Tama. Pero mahirap daw yun kasi actually, diba? Oo, sir. Medyo mahirap. Saka walang reference eh. Tama. Kung ano lang talaga nasa isip ko, yun yung... Tawag? Airbrush artwork. Opo. Ito pong, ano sir, airbrush artwork, magkano ang ating range ng mga prices? Depende po eh. Ang range po sing ng price ng artwork ng isang artist, parang depende rin po sa name na na-establish niya.
Ah, depende. Pero idea? Idea. Ito kasi limited time offer to eh. Ah. Siguro itong airbrush t-shirt na to mabibili nyo lang ngayong Siling Sardinis. Okay. So, around 6,500. Kaya nga, oh, kaya ito yung mga chance natin pag may mga ganitong event. Ay, syempre dahil limited lang ito, ay matitreasure natin yung mga artwork na ganito. Ano pangalan sir? Froylan po. O, kasama si Sir Froylan. Siya yung may mga art na gano'n. Yung mga t-shirt na. Apo. Yeah. Apelido? Kalayag po. Si Sir Froylan Kalayag. Pagkagasipusin nyo naman itong artwork sa ating mga t-shirt. Available dito. 3 days to. 12, 13, 14. Oh, sabihin nila tayo. Alright. Lahat. Kakalig kami, sir. Subscribe po kayo kay Alphax TV. Thank you. Subscribe. Tsaka po, support natin siyempre yung mga artist ng Bulacan, malalupit dyan. Okay? Nagsulat ako ng word sa bigas. Nagsulat na siya ng word sa bigas? Oo, pili ka. Bibigyan tayo ni Idol. Four letter word, pili ka. Ito, sa? Potion o poison? Ano nakasulat? Hindi ko mabas eh. Ay, nakasulat shit. Okay. Happens. Di ba? Yes, it happens. Pero kahit, kahit ganun pa man, it's nice to know. Pero diba? Maraming word dyan, maraming word. Shit na yung napili yun. Bakit? Hindi na natin mapaprevention eh. Sabigas. Pero ito, remembers ko sa akin. Sabigas yan. Isang artwork nila sir dito, gaya nung binigay sa atin na ito, ito yung choose your... Potion or poison. Poison or potion. Ibig sabihin, either dalawa, negative or positive ang makukuha mo. Pero siyempre, magandang souvenir to kasi ito po ang magsisignify sa atin, papaalala na hindi lahat ng panahon ay okay. Kahit hindi pa naman okay, kailangan tanggapin natin at mag-move on. Kaya, keep moving. Yeah! Idol, thank you sa aking souvenir na ganito. Ayan. Kasama natin si Sir RD. Ayan. Ito po palang bahagari ng Malolos. I-explain niya sa atin kung ano yung kanilang mga specific na mga artwork. Yan. Ano na yung available natin? So meron po kaming mga kanya-kanyang mga ano kasi mga genre ng mga bawat artist dito sa Bulacan. Puro tiga Malolos to. Oh, may halo din. Halo din. May iba-ibang bayan din. Ay. Ibang bayan din. So, kami yung bahaghari ng Malolos. Okay. Ang aming mga medium, kanya-kanya, meron kami oil. Oil medium, meron okay. Kami acrylic. Meron din kami mixed media. Yes. Maraming hindi nakakaintindi ng mixed media, sir. Pwede ba explain natin sa kanila? So, yan ang mixed media, kaya ka tinawag siya na mixed media kasi pinaghahalo nila yung mga bawat medium, halimbawa acrylic, tapos hahaluan ng mga ibang parts na halimbawa mga pwedeng maging watercolor. Ayun, pwede rin 'yon. Halimbawa watercolor, tapos haluan nila ng ibang bagay, bagay-bagay na pwedeng i-incorporate. I-incorporate 'yon, tama 'yon. Ayun. Yun, kaya siya naging tinawag na mixed media. Okay. Yung pala, ngayon alam na natin ang mixed media. Parang pinaghalo nila. Pinaghalo. Mix, kaya siya tinawag na mix. Ayun. Okay, at least meron tayo natutunan kay sir ngayon. Oh, yeah. Dito po, pagkapunta kayo sa Bahagari ng Malolos. Yes, Bahagari ng Malolos. Dito lang yan sa Kapitolyo. Kapitolyo. Every year to, ginaganap na yes, natin. Yes, ikatatlong taong po namin ngayon ginanap ang Siling Sardi. Nagkakawin kami, sir. Yun. Ayan, maraming salamat. Yun, thank you, sir. Thank you. Merong word sa atin si sir na nagustuhan ko. Alam niyo ba pagka meron daw kayong ginagawa na isang bagay, pag mahal mo ito, mag-i-enjoy ka. Kahit mahirap, yes, itutuloy mo pa rin. Yes, so no? Pagka mahal mo ang ginagawa mo. Tsaka ito pagmamahal natin sa art na yun. So yun, pagka mahal mo katulad ng mga arts, kahit hindi ka nakakaano, hindi ka nakakaano. Sa amin, yung part, pag hindi ka nakakapenta, okay lang. Okay lang, oo. Okay lang kasi medyo malungkot, pero siyempre, yung paggawa natin tuloy pa rin. Oo, dahil alam natin na ito ay magiging treasure din naman ng mga susunod na henerasyon pag tayo ay wala na. Ayos. Okay. Ito talaga yun. Yung talaga yung pinakaano doon, yung treasure. Yan, main purpose talaga namin. Yun. Ayan. Ayos. Okay, kasama natin si Ma'am Christine. Andito tayo sa Bahaghari ng Malolos. Meron sila dito available kapag pupunta kayo kasi 3 days tayo. Ano? Hanggang 14, hanggang Sunday. Ang oras po natin dito ay 1 p.m. hanggang 9 p.m. Tapos meron silang mga canvas na ready-made na rito. Kung nangangailangan kayo, meron tayong mga different sizes. Ayan. Ito po ay... may mga prices na, yung 10x12, 288, 16x16, 408, tapos itong 12x16, 298 pesos. At ito pa yung mga set ng kanilang mga price list sa mga canvas.
At hindi lang yon, meron din silang mga ito, mga ano to, handicraft na mga bottles ano, na ginawang baso. Yan, ito ay Grace Art and Crafts Manufacturing. Ito, meron tayong mga sa mga manginginom dyan, no? Ang laki. Pwede, pwede. Tapos yung mga gusto sa mga kusina, mga bottle opener na meron na sasalon ng mga ganitong baso. Ang ganda. Tsaka yung mga artwork nila, napakaganda. Oh, yan. At si ma'am. Okay. Ayan. Ito yung mga nila. Okay. At kakawin kami ni ma'am. Okay, kasama din sila ma'am dito. Sila po ay isa na mga interpretation ng arts natin. Natawag naman sa kanya ay cosplaying. Ano? VTuber. Ayan. At si ma'am naman. Timika Toga from My Hero Academia. Sa ano? Hero Academia. Ayan. Ito yung kanilang costume para ma-express yung sarili nila dito sa ginagawa nating sining sardin. Alright. Kakawin kami. Ay. Moldemo Enterprise. Ang pakinggan ng isang Bulakenyo, nagtataglay po ng pag-ibig po ng Diyos. Ano po, ay isa rin po pag-asa. Ito na po mga customized na trophies. O, kakaiba siya. Yan po ang mga nagana po yun ang mga sevent na kakaiba. Ito na mga ating mga sculpture. Sa pag-ibig po ng ating Panginoon. Gaya. Oh, yes. Para sa iyo at para sa akin, wala na po sumagot. Ayun, sumagot. Higit po, sabi ko nga po kanina, kilala niyo po ba si Haring Solomon? Ayan, natamo po niya lahat-lahat ng meron atin. Sining at galing ng, siyempre, Santa Maria, o Sinag. Sinasabi tayo, dito-dito tayo, ayan o. Pero sa kanya po natin matatapuan. Opo. Kasama natin si Sir Narciso Santiago ng Sinag o ng Sining at Galing ng Santa Maria. Ano ba ma-expect natin, sir, pagka yung ating mga tropas dito ay pumunta sa ating Sining Sardin? Makikita niya ang mga grupo ng mga malilikhaing Bulakenyo sa larangan ng pagpipinta, paggawa ng sculpture, print, saka kung basta tungkol sa art. Tungkol sa art, ano? At kung meron kayong mga gusto, available dito sila. May mga prices tayo na nakalagay din sa ating mga artwork, ano? Ayan. Nakita iba-iba klaseng obra. Oo nga naman. Tsaka, ayan ito. Yan. Ito daw, ito. Pakita natin. Design. Salamat po. Oh, ito daw, design. Ano natin dito, sir? Acrylic on plate. Acrylic on plate ito. Ayan. Sabi ko nga po, kanina, hindi po aksidente. At ito siya po yung kanilang samahan. Ito yung lakang sining ng Bulacan. Ayan, lakang sining. Yung mga original na member. Na artist. Salamat po sa buhay. Ito po, mother and child. Puro ang style naman dito si more abstract, sir, ano? Halo-halo. Ang taong nakakapakinig po. Iba-iba nga. Ang salita. At ito po. Pag-ibig. Papa Jesus. Kamani Rain Libiran, mga award-winning artist ng Bulacan. Yun nga naman. Sabi po sa pahayag. Ito yung continuation ng artwork nila. Ito is more on pencil, charcoal. Charcoal. Tapos ito naman, oil painting naman daw ito. At ito naman, may iba naman ito. Mixed media naman. Kasi meron siyang ibang mga materials. Ayan. Pero abstract pa rin. Charcoal pa rin ang father and child naman ito. Estudyante ng Agos. Mga estudyante ng Agos nga naman. Tsaka ito, tinatanggap niyo watercolor. Adam and Eve, parang ano? Adam and Eve, yan. Tinatanggap niyo ba? Tapos dito, ito rin, mga mixed media pala ito. Kailan po ang materyales. At tayo po ay tumugon. At ito, ay siyempre sa ito. Well painting. Gawa niyo sa ito. NC Santiago. Yun. At ito pa. Mixed media. At ngayon, napapakinggan mo po, dito sa lugar na to, sa Sining Sardin, pinapatawad ko po. Ito, weeping ano? Sa baliwag. Sa baliwag naman. No. Sinali sa contest yan eh. Ah, ito. Hindi nagwagi. Baliwag hat. Maker. At ngayon po, sa ano po matututugin. Ito pa, sabong nga naman ng mga
Manok na labuyo. Manok. Ah, ito daw yung ito pala yung manok na labuyo. Oh, ayan. Mga parang majestic na rooster. Tapos dito rin, meron tayo. Ito rin. Next media na kay Sir na sa'yo nito, ano? Yun. Ah, ito. Ay, ano ba? Ay, ito. Dahil ano, bigyan tayo ni Sir, oh. Remembrance. Siso. Maraming salamat, Sir. Ito yung treasure ko sa atin. Maraming salamat. Ako po. Thank you. Sir Nursing, Narciso Santiago. Ito po ay napakaraming salamat. At ako po ay nabahagyan niya ng kanyang mga magnificent artwork. Kaya po kung kayo ay ano, meron tayong Facebook, Sir. Oo. Hanapin niyo siya rito. Saan tayo? sisosantiago.com ng okay, Facebook. Maraming salamat, Sir. Ayun. May sobrin na tayo kay Sir. Thank you. Ito po, ito treasure ko. Lagi ko sa sala namin. Okay. Kasama natin si Ma'am Casey Santos. Dito naman sa stall na to, meron silang Naterius. Or Naterius. Naterius. Ano po yung ma-expect nila pagkapunan dito sa atin? Ang nag-provide po ng ating official namin, logo at aming official shirt. Nakikita naman po yung suit ko ng shirt niya. Napakaganda, diba? Siyempre, ito po ay gawang indie graphic. Maraming graphic. Meron na nakikita tayo ng mga Dream Catcher. Tapos, ano pa? Ang available natin. Belts din sila. Earrings at mga accessories. At meron din sila, Sir, na City Garden. Yan. Ano tawag dito? Bongo? Djembe. Djembe. Ayan. Djembe na ito, Djembe. Ibang layouts. Ayan. Bakit ito ginagawa ito sa San Rafael. Ah, okay. Yung Ready Works. So, pagka meron ito sa ito instrument, pakaraniwan saan mga sir ginagawin yan? Ayan. And of course, syempre, One Roots Records. Pero pang ethnic. Sir Ferry Balazar. Ayan. Or pwede yung mga acoustic. Acoustic, ano? Ah, siyempre, kawagam niyo, ma'am, tsaka sir. Ayan. Sample tayo. Of course, Salvador, Buddy Chi. Maraming salamat po kanina kung nakikita ka na yun. Salamat, Sir Buddy. Congressman Danny Domingo, kinatawan po na muna distribute ng pinakan. Pinakalang head of her tech of artista, pangalawang puno ng Luzon ng Tabalos. ABC Presidente Cruz Cuero, pangulo ng Dingit Pamparagay. Sa ngayon ng Luzon ng Tabalos. Smart Communications Incorporated, Urbic Restaurant and Fashion. Coca-Cola, Lemon Square, Lava Cake, Creamy Bavaria. Gusto niyo, meron natin, pwede kayo mag-avail na ganito. Mga sir, maraming salamat. Thank you. At di nating alalahanin, siya ang Diyos ng mga Diyos na handa kang mahalin. Ano mang kasalanan, ang sa iyo'y batuhin, nakabukas ang mga pala niya at handa kang ng mga ibong sa himpapawin. Kanyang mga kamay ay handa kang mahati. Pag-ibig niya, maaari mong magiging iingatan at dadamayan ka sa ngayon ng kanyang dahilang. Bulacan Artist Sir Miel. Kasama natin si Sir Bong Junicio ng anong ano natin? Bulacan Artist Circle. Bulacan Artist Circle ng Bulacan. Ngayon ay kukwento lang niya sa atin yung konti about dito sa kanilang stall dito sa atin sa Sining Sardin. O, sige. Okay, yung Bulacan Artist Circle na-establish siya nung 2012. Ayan. Tapos ngayon, dumami mga members, mga bata, yung mga bata na hikayat namin, kung ano, maganda po yan.
yung kanilang fashion regarding sa art. Ano ba yung expect nila na dito sa stall natin makita? Ayan, sari-sari. May gumagamit ng medium na oil. Oil. May acrylic. May acrylic, may pastel. Mixed medium, may pastel. May watercolor. Oo. Merong charcoal. May sculpture pa tayo. Actually, hindi. Baka ihahabol bukas. Ah, ihahabol. Pero meron na... Yung pinuha na natin kanina. Yung buwan, si Roxanne. Pero, si San Nicolas. San Nicolas. Oo nga naman. Pero yung actress nito, talagang sculpture siya. Oo. Problema lang hindi niya na... Hala pa. Well, kasi ito, 3 days naman. By tomorrow, tsaka Sunday, andito lang kami ng 1 p.m. to 9 p.m. Pwede pa kayo pumunta at umabot sa amin. Yeah, actually, 10. 10 to 8. 10 to 8, oh. Kami, ha? Oo, oh, mas maaga pa pala. Itong opening lang pala, 1. Opening lang. Pero by tomorrow, 10 a.m. na. Hanggang... 10 to 8. 10 to 8 ng gabi. Kaya... Anong gabi? Hindi. Alas-las. Hanggang alas 8, may nagpe-perform ng mga banda na. Mga banda na. Ayan naman, mga non-visual arts natin. Oo, mga ano naman. Mga sounds, mga singing naman sa pagkanta. Ito kasi pinagsama-sama lahat ng klase ng art. Tama nga naman. May sculpture, may poetry, may photography, may singing, may band. Meron din tayong gaya ko. Ayan, ito ay isang sining ng ating communication. Yung ating vlogging naman. Mga filmmaking. Masa nga pala, at marami pa. Presidente natin si Mon. Ayan. Rivera. Si Sir Mon Rivera. Presidente natin. Siyempre din ako sa... Oh, nice meeting, Sir Ramon. Yeah. Mon Rivera. Ayan. Napili ako, Jam. Napili natin ito ng Lumina. Kasi po yung kanilang artwork, talagang malakas mga Pinoy kasi ito. Kata nyo, may kalabaw, may kareta, may sakay na magsasaka at tapos may aso. Tapos syempre, nagustuhan ko yung tinapa. Tinapa? Oo. Tsaka yung ating mga artwork na napakaganda. Bukit. Ah, very good. Welcome. Hi. Okay, isa pa to. Naamis ako dito, ganda oh. Singapore at night. Ito, tampisa oh. Ganda. Ano ba to? Si R. Ray Jacinto. Ganda ng ano niya oh. Ito pa. Napaka-detail, ganda oh. Don't Scatcher. Para sa Bulacan-Bulacan to. Ganda ba? Lobo, Malobo. Galing. Ano yan? Bulacan? Focus Bulacan. Ano po tayo sa part naman ng kanilang Focus Bulacan naman ng may ano dito. Kanina po pala ay puro mga photography ano. Natin si Sir Alvin Gamaw. Ito po yung kanilang Focus Bulacan. Ano ba ang ma-expect ng ating mga pupunta rito sa inyong stall dito ng Focus Bulacan? Ito po may parang collaboration po ng iba't ibang photographer dito sa Bulacan. Ayun. Tapos iba't ibang idea po. Okay. Mga modern, may mga modern din. Yes po, iba-iba naman yung representation po ng bawat ideas ng mga photographers. Ayun. Ayun pala. So kung ano, may interest naman kayo sa mga photography. Yes po. Dito sa stall ng Focus Bulacan naman, makikita natin yung ating mga artwork ng ating photography naman. Yes. Ayan. Mga ito, saan ba itong mga capture pangkaraniwan? Ayan, tulad po yung isa po na yun sa Mount Samat po. Alin? Ayan. Ito, Mount Samat. Wow, ito, parang yung nasa Facebook ano? Opo, tapos ayan, mga nag-feature din po yan sa Facebook ng ibang mga news online. Oo, okay. Ano pa ang ano natin? Ito, popular o? Ang ating Parang church po. Parang abstract.
palabas ng ating opo. Artist, ano? Ah, dito. Ayan. Sa labas lang po yan ng bahay. Ito? Tumikit lang tayo. Ito, sa labas na ito ng bahay. Galing ano? Ganda. Tsaka ito pa, ito naman. Ayan, sa aso, saka... Man loves you more than yourself. Ayan. At ito, gaganda oh. Ito pa isa, ride home. Ganda rin. Ayan. Ito po palang artwork din nila, sir, dito. Ito daw po ay sa may Giginto, bayan ng Giginto, yung sa Ilugan doon. Ito naman sa Delta 1. Sa Delta 1 to kinuha. Kaya po ako, saludo ako sa mga artist natin kasi iba yung ating expression pagdating sa mga ganitong art na talaga nakakamuna at nakakabilib. Dahil yung hindi biro yung ganitong mga artwork na ginagawa ng ating mga throwbacks na mga artist dito sa Bulacan. At napakaganda. Maraming iba pa. O, di ba? Kausapin, aklat ng pag-ibig ay ating basahin ng mga ibong sa himpapawin. Kanyang mga kamay ay handahan lahatin. Pag-ibig niya'y maaari mong malinig, iingatan at nadamayan ka sa ngayon ng kanyang dahilang. Okay, kasama natin si Sir Sherwin Tobias dito sa Uno Fortress. Ayan, ito yung store nila dito sa ating Sining Sardin. Ano ba niya expect ng ating mga katropos pag pumunta rito sa atin pag napunta dito sa inyong store na to? Ayan, so expect niya yung mga gandang artworks na ginawa ng mga artist natin. Okay. Tapos pwede kayong mag-ikot dito tapos may mga nagla-live na ito ay gaya ng ginagawa ni sir, ano live ito, ano oil to, ano sir? Yes sir. Oil. Ano ba ang mga types ng artwork natin dito? Mixed media, acrylic oil, charcoal. Ayun, iba-iba eh. Iba-ibang style depende sa mga artist. Depende nga naman sa mga artist. At syempre depende sa mga emotions. Yeah. Gaya ng kanilang pinakita ko sa inyo kanina. Ito iba-ibang types ng emotions, tapos iba-iba ang blending ng mga kulay, at syempre iba-iba rin yung kanilang mga interpretation doon sa kanilang art. Kaya ito, malapit to. Kaya inaanyayahan namin kayo dito sa amin sa Capitol, sa may ano, mini forest sa Malolos, Bulacan, Philippines. Punta na kayo dito. At kakagawin sa... Subscribe! Dito rin, meron silang mga ano pala rito. Mga keychains, stickers, at kung ano na pa. Ayan, meron silang mga earrings, mga pendant, mga bracelets, anklet, small artworks. Wow. Oh, ito rin, ano ba to? Ano ba yan yun? Ano yung stand? Ah, Bulacan Collective pala to. Ayan, meron silang mga marami dito. Ayun, Bulacan Collective. Meron silang mga earrings, bracelets, pendant, nail art, at ano pa. Kung ano na ba, meron silang ano tayo? Keychain, tsaka pins, at Button pins at ito, mga ayan, art paint na mga graphics.
Gaganda, no? Yun. May mga stickers din. At ito yung mga artwork, ito. Ito, mga ano ba ito? Watercolor? Pastel. Mga pastel ba ito? Acrylic po. Acrylic, yun. O, yan pa. Gigim ba? 10 pesos. Ah, yung mga artwork na ito. Tapos may mga bags din, mga weave. Mga crochet pala ito. Mali ako. Ayan, crochet. Ayan, magkano ito? Mga 150 daw, ayan. Range, mga 50 to 150, mga ganun. Ayan, okay. Tapos dito pa. Ito naman, no? Ibang mga types naman to. Parang mga anime, ano? Anime naman to. Anipam. Yun, yun, yun. Nakaset pa. Ayan pa. Ayan, mga stickers. Ang ganda stickers. Ayan, saka mga pins. Tsaka ito. Tapos ito pa. Ito, may mga eco bag pa, oh. Eco bag at kung ano-ano pa. Tama po natin Sir Gary Montenegro ng Sinag. Samahang ano ba? Sining at Galing, Sining at Galing ng Santa Maria. Ayan. Ngayon, explain lang natin kung ano yung mga artwork naman ni Sir dito sa atin. Ano ba yung ano natin? Ay, sorry, mga art ko ba? Abstract ako, mixed media. Okay, mixed so, media. Style ko kasi kwan lang eh. Pag ginagawa ko yan, wala akong preconceived o plano, preconceived idea. Intuitive siya. So, pag nakaharap ako sa canvas, hawak ko na yung pintura, tsaka lang siya lumalabas. Ayan. Pag sinabi po natin intuitive, ito po yung emotions, biglaan. Kung ano lang yung maisip natin o bukso ng damdamin natin, instinct ang tinatawag natin, ano? Yung intuitive. Kaya ito po, pagkaraniwan, kung ano ang, kung papansin niyo, abstract ang style ng ating artwork, ano? Mga abstract at tradisyon, no? Kaya po kayo, inaanyahan na ako namin kayo, sir, na paggamit time kayo, punta kayo dito sa amin. Sige po, nandito po kami mula hanggang Sunday ng hapon. Punta po kayo. Yan. Supportahan nyo po yung mga artist ng Bulacan. Yes, salamat po. Salamat po. Yan. Pakikita namin sa inyo yung art niya. Eto. May mga title ba ito, sir? Meron, sir. Ito tayo sa malaki muna. Ito po. Ito, sa artwork ni sir. Sir, ang title nito ay Events are Impersonal and Indifferent. So, parang kwan kasi yung buhay yan. Hindi natin control yes. Kung ano nangyayari sa atin. So, indifferent siya, impersonal. Kaya ang gawin natin is tanggapin lang natin kung dumadating sa atin. Kasi kapag kinontra mo yun, stressful pa yun eh. Yes, tama. So, katulad din yung art ko. Kapag gumagawa ko, wala siyang plano, pinalaro ko lang siya. Parang impersonal and indifferent. Lumalabas ko. Lumalabas siya. At isa, ito, parang ganun din. Parang ganun din yan. 1 and 2. Ito yung first na artwork niya, ito yung second artwork. Tapos ito naman mga maliliit sa dito, gaya nito, with the misty sunbeams sparkling on the plain. Yeah. Medyo matalinhaga, ano sa... Ito naman, with misty sunbeams, part 2 naman, plain stone. Tsaka syempre, ito isa ay... Nameless Shadow of Distant Dream. Oh, parang may mukha. Tapos medyo blurred. Yan yun, ganda oh. Nameless Shadow. Oo, at saka ito. Alam ko, may ibang mga medium din kayong ginamit, ano? Gaya ng karton. Karton, buhangin. Mga buhangin. Ganda, ano? Benin, the tender eye, tender gaze. Tender gaze naman daw to. Saka ito pa isa, yan o. Ito yung maganda dito. Ito po ay life is an essay in 4 perspectives. Ayun. Patch up 4 perspectives. Kahit i-up. Ikuti mo, may ikon pa rin siya. May concept pa rin. Concept pa rin. Yes. Ang ganda, ano. Meron din siya mga prices dito. Kung gusto nyo, pwede nyo kami puntahan para matanong nyo sa kanya yung ating mga prices dito. Maraming salamat, sir. Maraming salamat, sir. Thank you. Thank you. Welcome! Ang dami dito! Rock and roll! Dali, punta! Nananais na matuto ng photography. Shalin! Ayan, si Tito! Mabangis! Focus po lang ay gawin-gawin ang child! Maraming salamat, isang at syempre, hindi ka mainit dito kasi sa part naman itong stage natin dito sa Capitol Compound sa May meron tayong mga live performances naman. Nakasama yan dito sa atin sa Sining sa Hapdin. Kaya punta na. Kaya mo na yan! Oo. Oh,
eh. Eto na! Ba? Ready na po ang susunod na magtatakas sa atin. Ito, palakpakan po natin, Blue Martin! Isang iyak ni unihan ni inay ng saya sa labis na dalang ay nababasiya. Ang mga kirot sa puso ay lumilipad sa pag-isika lahat ng panahon sa hanga. Sapat upang mabuhay ang daigdigan, magagandang tanawin ang mga tulang malalim. Kukunang hindi upang tayo ay aliwin, anhin ang kayamanan di magdadala, anhin ang kagandahan pansamantala. Ha! Nakahimikan ba ay may magagawa ang natarama ng panahon masaga. Salamat, salamat po sa itong munting mundo'y napakasigla. Salamat po. Hello, check sound, my hate. Hello. Jonet Carpio, yes. Kaway kaway naman dyan, Sir Jonet. Yes, maraming maraming salamat. At kayo naman, palakpakan mo natin ang susunod na magtatakas. Ito wala pa eh, pero ito, wala pang pangalan ito eh. At ibang mga artwork naman dito. Welcome! Oh, andito naman tayo, syempre, huling tour para makita nyo ulit ating ceiling sa atin. Marami ng mga tao dito kasi ano na eh, hapon na. Tsaka yung ginagawa nila doon. Tsaka na lang, ayan o. Siguro sa kanan natin kukuhanan. At si, ito na ang huli natin. Sana nag-enjoy kayo. Kung nabiting kayo, pwede kayo pumunta bukas. Sabado tsaka din ko pwede pa. Makita ko ulit sa inyo to. Welcome! Yeah! Mga tropa na dito. Sabi natin? Shoutout na tayo. Shoutout! Okay, kasama niyo Sir Buddy. Buddy. Buddy, ng Sining Sardin dito sa amin sa Kapitolyo. Yes. Shoutout kami sa pamilya namin, apelido. Ching. Ching family, at yeah, syempre. Lahat na lang ng artist na maraming salamat. Lahat ng artist. Yan. Sa pagdalo sa Sining Sardin. Yan. At syempre, inimbitahan natin yung mga tropax natin na meron tayong dalawang araw, well, bukas hanggang Linggo. Yan. Meron tayong kumpleto. May mga art, meron pang music, may pagkain, lahat. Kung ano-ano pa. Yes. Basta tungkol lang sa arts lagi. Oo naman. At kakawin kami. Yun. Hi. Thank you, thank you. Okay. Tama tayo sa video.
Okay, welcome. Siyempre, kaibigan natin si Flo Martin. Malupit na artist to. Nagkakilala lang kami nito nung sa Fernandos eh. At siyempre, si Mrs. niya pala yung nakasama ni Kenny. Yan. Shoutout kami sa anak niya ulit, na dalawa. Si Andre at saka si Polly. Yan. Mga musikero din niya na yun. Oo naman. Tsaka siyempre, doon pa rin ba tayo Fernandos? Pagkuhan? Doon pa rin tayo pag-Lunes. Lunes. Nasa Fernandos po ako. Okay. Martes, nasa Hagunoy. Tayo na yung food park doon, pare. Oh. Pupuntahan natin yan. Testingin natin. Ano, talagang wala maganda. Yung mga malapit dyan. Masarap ang mama mo. Oo, meron din. Meron din. Tsaka entertainment natin din. Meron din. Huwebes, nasa Hungry Tami, pare, dun sa Mabolo Highway, dun sa Diversion. Ah, Diversion Road. Hungry Tami, oh, sa Diversion. Friday, nasa ano po ako, Minutes Cafe. Yan. At saka Cafe Di Margo, alternates po din. Sabado po, nasa Pangnan Grill at Mount Fuji Ali na din po. Yun. Supportan natin para alam link nyo. Link ko po, 5 point pala. Oh. Malapit yan, malapit. Napaka-supportan natin yung kanyang journey sa kanyang mga music journey niya. Thank you po ako na supportan nila sa aking mga original na mga kanta. Available na po sa Spotify. Yun. Paki-search. Sample. Yeah. Sample lang kanta. Yung kanina. Yan. Yung Azul. Azul. Yung apat po sa kinanta natin kanina, puro original po yun. Hello, Martin. Hello, Martin. Paki-search. At isa pong karangalan na napakasaya ko makita si Idol. Nakita ko kukuha ng video kanina. Sabi ko si Idol to. Sa totoo lang po, lagi ako nakatutok sa kanya. Sa Thank you. Para niya ako pinapasyal eh. Nakita ko kasi siyang guest ngayon, kaya rin ako nagpunti. Agakawin kami. Ayun. Yeah. Eh, siyempre, kasama natin si Idol Perry Baltasar ng One Roots Record. Malupit to. Marami itong mga nasusuportahang artist dito sa atin. Lalo na yung mga indie artist natin at mga local artist. Kung meron kayong mga interesado kayo, pwede niyo siya makontak. Yeah. At siyempre, iimbitahan natin sila dito sa ginaganap natin. Ito yung meron kami ginaganap every year. Sining sa Hardin. Pinagsama-sama namin lahat ng klase ng art dito sa Bulacan. Sining. Kasama dyan yung music, kasama dyan yung mga painting, mga tattoo, mga sculpture. At iba-iba, marami. Oo, pinagsama-sama namin sa isang Hardin, kaya Sining sa Hardin. Tsaka si Sir ang isa din sa organizer natin. Yeah, okay. Okay, maraming salamat, Sir. Malay mo, baka nasunod eh, mag-record na rin tayo. Pwede. Thank you, maraming salamat. Pero kami, One Roots Live Session. Pinipicture namin yung mga Bulacan artist. Kaya hindi Bulacan, basta pinipicture namin siya. Inaalam namin yung mga background nila kung paano sila nagsimula. Ayan. Para ma-picture sila sa... Ipapromote po namin sa inyo. Nanonood ako nito yung One Roots Record. Ito po nagla-livestream sila sa Facebook. Tsaka sa YouTube sabay, din. Sabay sila. At magaganda at magagaling po mga artist. Yun po ay ang mga artist natin, mga local artist. Dito sa atin sa Pilipinas. Pangaraniwan yan, syempre, mga tinga Bulacan muna. At yung iba, mga dumadayo, mga tinga. Sa mga gustong magpa-line up. Yan. PM nyo lang po yung page ng One Roots Records. Yun. Para doon sa re-picture namin kayo sa One Roots Live Session. Yun. Tsaka maganda opportunity to para sa ating mga artist, para siyempre ma-expose tayo dun sa ating mga craft. Oo. Na which is music. Oo, tama yun. Very good. Welcome! Kasama kayo pamangin ko si Roy. Akakay kami. Kita ulit. Hi! Kasama na lang si Valerie. Naalala niyo ba siya? Again. Last year, nagkita rin kami dito. Shout out sa mga... mga work niya. Malupit siya, malupit. Thank you po. Ano pangalan? Raisa. Kasama natin si Raisa. Siyempre, papromote namin yung aming page sa Facebook. Likha. Okay, pakisupport na natin, pakifollow na rin. Kamalo! Siyempre, sa shoutout kami sa mga tropos sa din Bulacan. Ang po namin, Bulacan Artist Circle. Pakisupportan po ang ating mga malulupit na artist dito sa amin sa Bulacan. Yeah, pwede ba rin i-picture yan yung... Kasama po natin si Ma'am Joy. Meron silang pinapromote din dito sa atin. Yung ating arts ng pagpupuni. Ano? Ito po yung waving ng buli. Saka yung may mga pre-workshop kami. Yung pabalat. Ayun. So, pwede kayong turuan para sa paggawa ng mga handicraft. Ayan. Mga pinapromote namin na. At ito po ay mayaman sa amin dito sa Bulacan yung mga ganyang handicraft. Kaya pakisuportahan po natin. Yung kanila pong name ay Placida Arts and Craft.
Okay? Tiyakaw gito lang. Bye! Shout out natin yung biyana ni Idol. Si Abling Castro. Pabling Castro. Pabling Castro ng ano? Agonoy. Agonoy. Oh, San Agustin. Thank you. Tatay, salamat sa panunod. Welcome, Tommy. Kasama natin sila, ma'am. Sila po sa Lumina. Shout out kami sa pamilya nila sa Bombong, Malolos, tsaka Agonoy. Plaridel. Tsaka Plaridel. At kakaw kami. Kamunta na kayo dito sa Lumina. Kala ko yung Lumina, ano eh? Parang sa division. Oh, andito kami sa mga artist dito sa amin ng Focus. Bulacan. Ano po yung main artist namin? Kaya, kakaw kami. Hi! Kaway tayo. Siyempre, sa shot ka ng mga idol natin sa Plaridel. Apelido? Tobias. Tobias. Fernandez family ng Plaridel. Mga trabaks natin dyan, mga subscriber. Ay! Yeah! Hi po! Welcome! Sa atin ng mga estudyante ng Pulso College of Fine Arts. Ito kami sa Sining Sardin. Okay. Shoutout sa pamilya namin sa Bulacan Collective. Saan ba? Tika saan? Santa Maria, Bulacan. Santa Maria, shoutout sa mga tropas natin. Tsaka Malolos. Sa Malolos. Okay, alright. John Elmer Y. Dato. John Elmer Y. Dato. Nang Apalit. Shoutout kami ng Dato family dyan sa Pampanga. Sa Apalit, ano? Criminology student. Criminology student. Good luck sa kanyang course. Okay, sana makapagtagumpay tayo dyan sa ating course. At kakaw kami. Yay! Welcome! Kasama si Idol Ariel. Shout out kami sa Karyong family ng Talabahan. Okay, kakaw kami. Idol. Oh, mga tropaks natin ng Bagna. Andito kami. Oh, welcome! Kasama din mga tropaks natin ng Agonoy. Hindi po. Sa Biakto. Akto, Kapitolyo. Biakto, Kapitolyo. Yes. Yan. Oh, so shout out kami sa pamilya namin sa Agonoy. Sa US, sa US. O, mga tropaks natin na subscriber natin na California. Kalumpit. Malolos. Mulilan at Kalumpit. At kakaw kami, happy birthday daw kay Jane. Happy birthday, Jane. Okay, ano? April 12, ang birthday niya. Yes. Happy birthday, oh. Mamam na, mamam. Padala kayong cake, guys. Ramos kami. Sa shoutout kami sa mga Ramos family, mga tropaks natin ng Atlag. Oh. Tsaka kami dito. Eskera po, Pulilan. Oh, Eskera ng Pulilan. Oh, napalabas natin sa kanila yung gatas ng kalabaw. Sa susunod, pupunta tayo dyan sa lumuluhod na piyesta ng kalabaw. Ayan. San Isidro. Okay, kakaw kami. Ako sa mga si Ma'am Cha. Nakila. Shoutout si Nakila. Ito. Ay, tagot tayo ngayon. Welcome! Masama natin. Ang ganda. Ganda. Kumukulo sa init. Siyempre, si Master Pence. Saka si... Ching Chan. Nakalimutan ko eh. Ako yun eh. Shoutout sa mga tropaks natin dyan sa Bombong. Okay. Pupipias ng San Roque. San Vicente. Sa Rico, andyan tayo. Bye-bye. Welcome. Andyan tayo sa mga malalapit natin tropaks sa mga pangkista ng Malolos. Nung araw pa man, hanggang sa ngayon. Malalapit to. At kakaw kami. Okay. Kili-kili power. Kasama natin si Idol Paul. Malapit naman natin sa atin eh. Shoutout kami sa pamilya ni Mrs. niya. Nang pinito ba ni Morlongan, mga Morlongan. Tsaka sa Babatnin. Tsaka Palmas family siya. Kasi Idol, kasama rin natin. Alright. Okay, mabuhay Mananato ng Bulacan. Yeah. Okay. Pinakilala si Lumong, malapit na artist, hindi ko kilala. Malapit na ano, artist malapit siya, malapit. Matindi yan, pagka meron kayong mga tato. Yan ang mga number one natin artist dito sa amin sa Malolos. Yan ang mga pinagmamalaki namin na Tubong Malolos, artist na Malolos. Kakaw kami. Yeah. Sa lahat po ng mga hindi pa naka-like, naka-follow, naka-share, naka-subscribe sa channel natin, especially sa YouTube, subscribe na kayo. Hit yung notification bell para sa mga updated natin videos na ipalalabas ko sa inyo every time nagagawa tayo ng mga interesting videos. Until next time, mga Trabaks, keep safe and keep moving. Always. Bye-bye.